Maganda nga po no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag ng subscriber no. Medyo nawindang ho ako rito eh. Siguro napanood niyo na to, papayuhan lang ho natin itong asawa ni Kimo no. Ang ginagawa nito. 19 hours ago ho ito. At merong 34,000 views. Gluta drip session ni Mariel Padilla sa Senado. Umani ng batikos. Pakinggan natin. Proud na proud pa siya. Hindi na bago ang sesyon sa Senado, pero kakaibang sesyon ang ginawa ng aktres na si Mariel Padilla. Nagpagluta drip siya sa loob mismo ng Senado. Nakakabastos umano ito, sabi ng ilan, kaya nagsorry agad si Senator Robin Padilla. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. I'm here in the Senate now, pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip anywhere. Ito ang viral video ngayon sa social media kung saan ipinakita ni TV host actress Mariel Padilla ang kanyang luta o glutathione drip session sa loob ng Senado. Nag-post din siya na nakaturok sa kanyang luta habang nasa loob ng opisina kasamang... Iba ka talaga, Mariel? Mukhang talagang naiba yung asawa ni Kimo ah. Tuloy mo, tuloy. Kanyang asawang si Senator Robin Padilla nitong Miyerkules. Nasa Senado ang TV host actress para suportahan ang pagpasa ng Eddie Garcia Bill para sa safety protocols sa film, TV at radio industry. Drip anywhere raw ang motto ni Mariel. Malilate raw siya sa appointment sa klinik kaya ginawa na lang ang gluta session sa opisina ng senador. Ibinida pa ni Mariel ang aniyay maraming benepisyo ng gluta gaya ng produksyon ng collagen sa katawan, pampaputi, dagdag energy at makakatulong sa metabolism at immunity. Pero hindi nagustuhan ng netizen ng gluta session ni Mariel sa Senado. Hindi man lang daw ginawang disente at... Sino naman makakagusto dyan? Ikaw naman, Mariel. Tuloy mo. Respeto ang Senate. Burado na ang post ni Mariel matapos makatanggap ng backlash. Tumanggi muna ang aktres na magbigay ng pahayag. Si Senator Robin Padilla, natawa na lang na naging issue pa ang ginawa ng asawa. Ba't ka naman matatawa? Hindi naman nakakatawa yung ginawa ng asawa mo, Kimo. Nakakabuisit yan. Hindi yan nakakatawa. Wala kayo sa... Nasa Senado kayo, wala naman kayo sa... Hindi naman kayo nagsushooting dyan, ano ba? Tuloy, tuloy, tuloy. Pero nanghingi na rin siya ng paumanhin sa mga taong hindi ito nagustuhan. Wala naman daw intensyon ang kanyang asawa na bastusin ng Senado. Kilig lang daw talaga ni Mariel na ipromote ang magandang pangangatawan at maayos na kalusugan. Nauuso sa Pinoy ang pagtuturok ng gluta na karaniwang ginagamit ng mga gustong magpaputi, gustong pabagali ng pagtanda at pang-multivitamins. Nauna nang nagbabala ang Department of Health dyan, kaya raw nitong sirain ang kidney at mauwi sa pagkamatay kaya dapat hinay-hinay. Nagbabalita mula sa frontline, Eli. Ay nako, ano ba to? Mariel naman. Ganda-ganda muna eh. Paganda ka pa ng paganda. Sabagay, mga boss. Baka sakali kasi magbago isip ni Kimo. Kung talagang parati siyang nagpapaganda sa harap ni Kimo, baka magbago ang isip ni Kimo na sumama kay Digong kung sakaling maaaresto siya sa maaaresto siya ng ICC no. Kailangan naman ipagpalit mo si Mariel kay Digong o kaya nga paganda, baka siguro insecure si ano. O yun nga, baka Lord, ano ba 'tong mga tao na 'to? Alam niyo no? Talagang iba tayo. Tama sabi ni Mariel. Naiiba talaga siya. Abay, sa tagal na ng mga maraming senadora, maraming asa-asawa, wala akong gumawa ng ginawa ni Mariel. Ginawa akong klinika yung opisina ng kanyang butihing asawa. Mariel, sige mo lang. Sige, may... Matagal na rin ho ako sa social media. Parang wala pa ho akong nakitang balita. Kayo ba meron na yung pinuri si Kimo na pumuri sa kanya? Parang ako wala pa ho eh. Oo. Pero pansa ko ni Kimo ah. Pansa ko ni Kimo ah. Oo. Panginoon. At
Natawa siya sa ginawa ng kanyang asawa. Kimo, hindi nakakatawa yung ginawa ng asawa mo. Wala bang clinic diyan sa Senado para doon siya nag... At pinaus pa. Iba tayo, sabi niya, oh, di ba? Mga boss. Ano to? Para mong ininsulto si Senadora Nancy Binay. Siguro si Nancy Binay nag-gugluta rin yan, pero hindi ginawang magpagluta dyan sa kanyang opisina. Tsaka ano, marami talagang netizen na maiinis sa'yo, Mariel. Alam mo naman ang ano, ha, diba? Mamaya, isipin na naman nila na... Tsaka ano yan, ha? Sigurado, may nagkabit sa'yo niyan. Hindi naman pwedeng ikaw magtusok niyan. May... di sana ikaw na lang bumaba kung sino ma... Baka nagpatawag pa ito ng nurse doon sa clinic na Senado, eh. At umakyat dyan para itusok sa kanya yun. Ba, mga boss? Diyos ko. Hindi ko maubos maisip. Masayang-masaya pa siya, di ba? Atres na si Mariel Padilla. Nagpagluta drip siya sa loob mismo ng Senado. Nakakabastos umano ito, sabi ng ilan, kaya nag-sorry agad si Senator Robin Padilla. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. I'm here in the Senate now, pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip anywhere. Kasi ito ang viral video ngayon sa social media. Iba tayo. Talagang naiiba ka, Kimo. Ay, Kima. Alam nyo, siya lang ho ang gumawa niyan sa dami ng magagandang asawa ng mga senador natin, ha? Baka maisipang gawin din ni ano yun. Asawa ni Chiscudero, si Ate Evangelista. Baka iba ka, Mariel, pauso na pwedeng gawing diyan magpagluta sa ano ba, mga boss? Anong nangyayari sa Senado? Si Kim mo lang kung sumisyon na dumagdag ka. Ay, oh Lord. Magsimba-simba kayo para hindi kayo na... Tuwan-tuwa pa siya. Iba tayo, sabi niya. Talagang iba ka. Ikaw lang gumawa niyan. Sa tagal na Senado. Ikaw lang ang nagpagluta diyan sa loob ng state Senado. Ay nako, mga boss. Ewan ko, anong nangyayari sa... Lord. Ano ba? Ay, ano masasabi niyo sa asawa ni Kimo? Tuntua pa. Hello, iba tayo. Doon ka lang sana sa klinika ng ano, tsaka hindi mo na sana pinos. Ikaw naman, Mariel. Para mo pang ininsulto dyan si Senadora Nancy Binay. Medyo maitim yata si Nancy Binay. Yun ang dapat nag-gugluta. Di ba mga boss? Lord. Hindi ko maubos maisip. Ay. Eto pa isa, mga friend. Breaking news. Kibuloy is preparing for a bloody stand-off. Ha? News ito kaya ano lang ito, bago lang ito eh. We are live. It's emergency live. Because there's an update. 6 hours ago lang ho ito. Oo. Yun nga ho, may update siya na magkakaroon ho na hindi ho basta-basta susuko. Itong si Kibulog, itong si Past, si Appointed Son. Ito sana makarating sa iyo ito, Kibuloy. Ha? Huwag mong patunayan na ikaw ay talagang isang baliw. Ha? Patunayan mo ikaw ay Appointed Son. Ha? Huwag kang syunga, Kibuloy.
Papahamak mo yung mga tao mo para proteksyonan ka kung di ka gago. Ha? Panginoong Isus, nung dinakip, ha? Lumaban si Pedro. Kibuloy, basa ka ng basa ng Biblia. Akala mo kung sino kang ano eh. Ngayon, di mo sinusunod, ulul. Nung dinakip si Panginoong Isus, sumama siya ng matiwasay. Lumaban, dadapat subalit si Pedro. Ipinagtanggol siya at nanaga ang Pedro. Oh. Inawat ni Jesus. Dahil pati si Pedro, babanatan ng mga dumakip kaya ano eh. Dahil nanaga eh. Yung nataga niya, ginamot agad ng Panginoong Jesus. Putol yata yung tenga eh. Diba? At pinagsabihan niya si Pedro. Ibuloy, makinig ka. Ah, ang nabubuhay ka sa patalim, sa patalim din mamatay. Kibuloy, payo ko to sa'yo. Sana makarating sa ito. Kung totoong ikaw nga, appointed saan ka na kung sino nag-appoint sa'yo. Ha? Sabi nung Pedro, pag nalaban kita ng batayan, Master! Sabi ni Panginoong Jesus, ganun ba? Tandaan mo, Pedro. Ha? Bago tumilao kang manok, tatlong beses mo kong ikakatwa. Oh. Hindi ko ikaw magagawa yun. Hindi siya. Nangyari, di ba, Kibloy? Simple lang yan eh. Hindi na kung ano-ano pa pagbabasa mo dyan sa Biblia, sinasabi mo. Ha? Huwag mo na ipahamak yung mga tao mo. Eto, payo ko sa'yo, Kibloy. Para matapos ang problema mo. Ha? Isang bala lang yan. Tapos ang problema mo. Dahil talagang ano na eh. Huwag ka na magdamay pa. Kung ayaw mong harapin ang Senado o ang Kongreso. Ganun lang yun. Isang bala lang ang katapat niyan. Walang maraming dadanak ng dugo. Dalawa lang yung magnan mo. Ano ba kinatatakot mo? Sabi mo nga, ikaw ay appointed son. Oh. Harapin mo. Antakin mo, yung Panginoong Isus eh, oh, hindi na hipo, maski na isa sa kanyang apostoles, nung siya ay takipin. Di ba, Kibuloy? Ngayon, papahamak mo yung ilang tao ba yung nagago, ay nagago, naniwala sa'yo, na ikaw nga appointed son. Oh. Epa. Lord, ngayon to mga posa. Sa bukas na po yung sinasabing rally, yung prayer rally na sinasabi, ha? Oh, pero yun nga, ito nakikiusap si ano, si Arlene Stone doon sa mga taga Davao na makasamahan niya pa na miyembro na may, kung may natitira pa kayong utak, eh umalis na kayo diyan, huwag kayong magpakamatay diyan, oh, di ba? Wala na yan. Ano na yan? Kumbaga sa ano, mati na yan, kumbaga sa chess. Wala na, sandal na eh. Talagang wala na eh. Yung ginawa niya, ano, di ba? Tambak na nga yung kaso mo kay Buloy. Gumawa ka na naman ng panibagong kaso mo. Ginawa mo kila Bongbong Marcos. Kung ano-anong inak-ngak mo. Hmm. Kaya, sa totoo, gunggong lang talaga naniwala dito eh. Oo. At hindi ako naniniwalang gunggong si Digong. Oo. Hindi ako naniniwalang gunggong yan. Para paniwalaan ka sa mga pinagngangangak mo. Yan nga sasabi, di ba? Ginawa kang prank ni Digong. Pinabayaan kang magngangak dyan. At yung sinasabi mo kay Buloy na magkaibigan kayo, paano kayo na yung magkaibigan? Sabi nga ng istorya ng buhay mo, ikaw isang mahirap lang. Ha? At nagsimula ka dyan sa Davao, lalabin lima lang yung iyong nahatak na loko. Ng mga apostolis mo, nangaral kayo sa mga kalabundukin, bubundukin. Doon kayo nagkakakakngak. O, alam nyo kasi yung mga nasa bundok, mga boss, hindi sa ano ha. Pagka meron ho kayong, ano, lalo sa mga liblib, meron ho kayong konting sound system at gabi, pupunta kayo doon. O, maski umaga, eh, wala ho silang ginagawa ron. Eh, manunood ho yan. Madali ho silang naniniwala. Oo. Tapos may konting ano, yung mga pamerienda doon sa mga nakikinig. Oh. Kasi ilan lang sila eh. Oh.
At lumago si Kibuloy sa Davao. Pinabayaan lang siya nung may-ari, yung pinaka-hari ng Davao. Yan nga si Digong, o mga Duterte. Ganun ang nangyari dyan. Ha? Yan ang Kibuloy. Patunayan mo sa tao. Pero, sabi mo nga, mahal mo ang Diyos. O, di patunayan mo kung mahal mo ang Diyos. Sabihin mo na lahat kung ano nalalaman mo. Parang Las Cañas. O, di ba? Masamang tao si Las Cañas, masamang tao si Matabato. Pero itong huling bago sila mamatay, maski mabigay Las Cañas, maski bitayin siya. Maski lahat tanggap nila eh. Basta masabi lang nila ang katotohanan sa tao. Di ba, mga boss? Kibuloy, may panahon ka pa kung talagang ikaw ay naniniwala sa Diyos, ha? At hindi sa demonyo. Mantakin mo, ayon dito sa vlog ni Arlene Stone, ipapahamak mo yung mga natanga, yung naniwala sa'yo. Para ikaw ay proteksyonan, gagawin mo silang panangga. Ito, breaking news, Kibuloy is preparing for a bloody stand-up. At parati mong isinasabi na hindi ka papahuli, lalabang ka. Tignan mo si Panginoong Jesus, di ba? Tinanong siya ni Pilato, "Are you the Son of God?" Simple lang ito, Kibuloy. Hindi ko nang binasa Biblia ito. Napanood ko lang ito eh. Yung Jesus of Nazareth, "It is your own lips that said that I am." Yun lang eh. "You said you are a king." Hindi umiimik si Panginoon Jesus. "If you are a king, where is your kingdom?" Sabi ni Pilato. Sumagot, "My kingdom is not of this world." Tinatanong siya, hindi siya sumasagot. "Alam mo ba," sabi ni Pilato, "I have the power to release you and the power to crucify you." Kibuloy, makinig ka. Anong sagot ng Jesus? "You don't have any power over me." Nililigtas. Paulit-ulit ako. Hindi po si Pontius Pilato ang nagpapako sa Panginoong Jesus. Kibuloy, makinig ka. Ang nagpapako kay Panginoong Jesus, trolls. Dahil nga lahat ginawa ni Pilato para hindi mapako ang Kristo. Nilabas niya pa si Barabas. Isang pusakal na mamamatay tao, pinapili niya yung mga troll. Kung sinong gustong palayain, ang sinigaw ng mga troll, free Barabas. Ikaw ba si Barabas, Kibuloy, ha? Huwag ka na magdamay. Aba, pinakinabangan mo na yung mga yan, pinanghingi mo na ng limos. Pinagtsaga mo na sa dalawang walang sweldo, nagtatrabaho sa'yo, tapos ipapahamak mo pa. Anong klaseng kademonyo na may sagad sa buto ka na? Kayo naman, mga sabi nga ni Arlene Stone, kung may natitira pa kayong konting utak, ba? Yan ba ang sinasabi yung appointed son? Ha? Ipapahamak kayo? Gagawin kayong panangga para hindi siya madakip? Mantala, Panginoong Jesus, humarang si Pedro . "Ako ang kailangan nyo. Ako lang ang kunin nyo." Sana makarating siya, Kibuloy. Ano yung sinasabi ni isa? Pinaparusahan mo, pinapauntog mo yung ulo sa pader hanggang sa dumugo. Yun ang gawin mo. Untog mo yung ulo mo sa pader hanggang sa dumugo. Baka sakaling makalugya utak mo. Ha? Lahat ng tao na to. Tao ka pa ba? Ha? Mga boss, oo. Siyempre, malamang, kasi darating din daw si Duterte sa rally sa Davao . Sa prayer rally sa Davao . Pangungunahan daw nito ang dalawang to . Si Kibuloy at saka ito . Pareha siya . Same feather flocks together, di ba?
Ay, nako, His Excellency. Aba, hindi pwedeng purong ngiti, boss. Baboy na baboy na yung gobyerno mo. Dito pa lang sa mga kampo ni Duterte, ha? Hanggang dito na lang po, mga boss. Maganda ho yung mga comments nyo. Magkulaman tayo. Yan ako, payo ko sa inyo. Mariel at Kibuloy. Ay, nako, Mariel. Ano ko ba naman? Ganda-ganda mo na. Nagugluta ka pa. Ikaw naman, Mariel. Ay, nako, Mariel. Ganda ho niyan, Mariel Rodriguez, nung nadali ni Kimo. Ganda niyan. Talagang sinugod na sinugod yan doon sa ano, kay Willer Villame. Hindi tinantanan ni Kimo yan. Hanggang hindi nakukuha yan. Inaaraw-araw ni Kimo yan doon sa programa ni Willy Rebellion eh, totoo. No, laglag ang panty. Ay, laglag ang panty. Laglag ang oo niya, ha, di ba? Mag-collab na po tayo, mga boss. Ana Pelgo, welcome to the club. Ha? Sabi niya, yan ang kadalasang nangyayari sa mga taong nasusukol. Nasusukol na. Kung ano-ano na ang mga pinagsasabi, mailihis lang ang tunay na pangyayari. Good evening po, Carox. Good evening, Ana. Alre Morales, shout out. Carox, si Kilibog ay taga-tago ng yaman na kinurap ni Digong nyo at drug money ni Digong nyo. Pwede, no? Pwede yun, pwede yun. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Carox. Sa aking pananaw, iyang katahimikan ni PBBM ay malalim yan. Oo, sana nga. Kung may baga, ay kumbaga pinupuno pa ang salok parang FPJ pa kaganoon eh ba hindi na puno yan, umaapaw na Ferdinand, may biglang pagkalos yan si PBBM. Kailan kaya yan, Ferdinand? Sana yan kay Kibutoy. Tama si Mike Abe, napakalaking problema ni Kibuloy sa akusasyon. Kasong hinaharap bukod pa sa mga ari-ariang maiiwan na wala sa pangalan niya. Pwedeng ito'y mapunta sa ibang may interest. Eh, sino pa ba na magkaka-interest diyan? Siyempre, yung nagpayaman sa kanyang Diyos na sinasabi ni Kibuloy. Kay Duterte naman, maingay, mababaw ang mga dahilan at katwiran upang makaiwas sa mga akusasyon at kasong hinaharap sa ICC. Nakikita, nararamdaman naman ng taong bayan ang katotohanan at kasinungalingan nangyayari ngayon sa ating bayan. Higit sa lahat, walang pwedeng ilihim at itago sa mahal na Panginoon Diyos. Dasal ang higit na makapangyarihan sa anumang pagsubok sa ating buhay. Tama ka dyan, friend. Jun Lagon, my friend, shout out ha. Jeff Ramos, knock shout out. Napelgo ulit . Bagay na team song kay Kibuloy, Balat Kayo at The Great Pretender. Nadali mo, Ana, ang galing mo. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa iyong may bahay. Stay healthy and happy po. Stay healthy ka rin, Raul. Raul Villanueva ulit. Nadaanan ko sa pagbasa ng Bible yung sinabihin mo, kuyang, na sa bundok habang ang Panginoon ay nag-aayuno ay may lumitaw at nagsabing, nakikita mo ba ang lahat ng ito? Ito ay mapapasa iyo, sambahin mo ako. Maaring totoo na may nangyari kay Kibulok na ganun, pero alam natin ang nangyari. O, yun nga, di ba? O, pinalayas lang ng Panginoong Jesus yung demonyo. Si Satanas yun eh. Baka nga si Satanas nakakausap nito eh. Raul Villanueva ulit . May kasabihan nga ng mga rockstar, you can get what you want, but the devil always collect. Hayan, Kibulok, nangungulekta na kaya sa iyo ang demonyo.
Raul Villanata ulit, oh. Maganda, ha? Maganda na yan. Labasan na ng baho. Ay ilabas mo na kay Bulok kung ano ang kung sino ang nakinabang sa'yo. Magtangay ka na. Magtangay ka on your way down. Oh, tama. Yun ang dapat mong gawin kay Bulok. Tsaka papulit-ulit akong payo. Isang bala lang ang katapat ng problema mo. Tapos na yan. Hindi ka na maghihira. Wala kang mararamdaman. At yun nga, kung totoo ang mansyon mo sa langit, ay permanente ka nang magiging nandoon. Gaya na sinasabi mo, 1,000 beses ka nang umakit sa langit. Oh, ngayon hindi ka nabababa. Oh. Pwede rin yung payo ni Raul. Isama mo na kung sino ang dapat mong isama sa sinasabi mong langit. Ha? Friend Sherwin Sapeda, shout out ha. Christy Hansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Oh. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Bilinda Magtangob, shout out sa inyo sa Italy. Sir Rox, sabi ni friend Sherwin. Oh. Kasi po, ako ay talagang umay na dito sa teleseryeng Kibulok and Thy Kingdom Come. Na araw-araw po ay siyang laman ng plato ng bayan. Sobra na pong nakakasuka at nakakaumay na. May naiisip lang po ako na baka sakali makatulong po sa kanya. Sa sobrang niya pong nervyos, kasi sobrang hyper na po siya at talagang para na pong hilong talilong na po ang sa takot ang buwakang inayupak na hindropot na Demontres na to. Sa palagay ko, Sir Rox, itong kulaoy na to eh kulang lang ng pahid po ng gamot sa rayuma. Baka nga yung hindi pinapahid yung gamot sa rayuma nito eh, baka sinisinghot nito eh. Ha? Ha? Laging pagod at hingal kasi siya sa pag na night duty niya, patay tayo dyan. Meron po kaming gamot sa mga Zumba girls para sa mga kulaoy na ranggur na katulad niyang manyakol. Ranggur gurang ha. Ah, banata niya po ang isang malupit na sayaw na ni Kuya Will na giling-giling at bumtarat-tarat. Sabay pahit po ng gamot sa rayuma, pampatanggal ng nervyos at pampakalma. Ha? Sa kumakabog niyang lawlaw na lubot. Buisit! Sa dami-dami naman po kasing pwedeng pagtapunan ng basurang to na ibinuga po ng kalawakan. Kamalas-malasan sa Pilipinas, mas po siya bumagsak at nag-landing. Sana po, mabalik na yang nawawalang susi at mabalik na po siya saan man po siyang burak na putikan po siya nanggaling. Pwe, buisit ka talaga. Lumayas-layas ka nga dyan at para mo ng awa, magpahuli ka na. Magpahuli ka na lang kasi at nang matapos na ang penitensya namin. Hindi ka lang sa FBI ko, FBI, Congress at Senado wanted na kulaoy kang buisit ka. Lucifer, inip na inip na rin sa pagdating mo sa tunay mong kaharian na naglalagablab na impyerno, kinam. Sarap mo talagang ibitin ng patiwarik. Manyakol ka, dami mo ng sinirang buhay. Parang awa mo na, manahimik ka na. Hanggang sa muli po, impong basyang, i-exit po muna. Ang sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang aswang at ninyong Tia Deli. Have a blessed weekend, everyone. Ingat po palagi, Miss Master Rox. Ingat ka rin dyan palagi, Tia Deli ka. Seni Santo, shout out ah. Galing mo. Nakakatawa ka, Sir Rox. O, salamat, Seni Santo sa... Charlie Way, welcome to the club, Charlie Way. Kibs, tax evasion is a crime, sabi ni Charlie Way. Christopher,
Ano? Christopher mo? Karox, si Kibuloy, na paranoid sa mga nagko-comment sa vlog mo, sa vlog nyo. Susuko na sana kaso narinig niya mga comment na binabasa nyo. Ayun, umatras. Na-paranoid tuloy. Ted, shout out Ted ha. Sabi niya oh. Tama ka Karoke. Ibang Diyos ang nagpayaman kay Pacquiao. Kibaliw. Dahil ang pinagmamalaki niyang yaman ay nanggaling sa pawis at dugo ng mga sawing palad na miyembrong kabataan na hinagupit, hinahagupit at binubugbog pagka hindi sapat ang pinaglimusang pera ayon nga sa ako sa nag-akusa sa kanya. Ngunit sapat ba yun para sa para siya payamanin? Sana sa Senado isukan ni Kibaliw ang lahat niyang nilamon na walang basbas ng tunay na Panginoon. Palagay ko malapit na ang paghuhukom sa mga katulad nilang mapagmahal sa hindi nila pag-aari, magnanakaw sa pag-aari ng bayan. Totoo yan, friend, ha? Ako, tansya ko to, ha? Marami pang ano to, eh. Baka mag-aalalas kanyas na to, eh. O, mo. Kaya hindi rin pababayaan ni ano to, eh, ni Digong, na mahipo nila to. O, alam ni Digong, eh, na baka kung ano, masambit nito, eh. O. Ha? Hindi malayo, eh. Wala na sa uwido eh. Kumbaga sa ano, yung ano na eh, talagang... Oo, oh, tignan mo. Pero sana mali tayo ha. Sana, Kibuloy, makarating sa ito. Umayos ka. Simpleng-simple lang yung problema mo. Sambala lang katapat niyan. Tapos ang problema mo. Sino ba yung gumamit niya? Marami, siguro marami rin problema yon. Angelo Reyes ba yon? Okay, tama yun. Sambala lang. Tapos ang problema niya, di ba? Oh. Di masamang gayahin 'yan. Oh. David Alvin Mendoza, shout out. Bayani pa. Di ba? Oh. Siguro baka 'yun ang inyong ano mo, graceful exit mo kung sakasakali, ha? Sabi ni David, oh. Graceful exit. Ay po, Karox, parang asong naputulan ng buntot. Sa harapan niyang si Kibulog, wala na sa hulog ang mga pinagsasabi. Dapat ang team song nila ni Digonggong ay yung kantang ni Neil Sidaka na My World Keeps Getting Smaller Every Day. Oy, alam ko yan, friend, ha? And my world keeps getting smaller every day. And now the end is near, and so I face the final curtain. Yan yan ha. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Nangangaral ng di totoo. Kawawang Kibuloy, siya ngayon hilong-hilong, hindi na maisip kung paano nangyaring lahat ng ito. Eh, Kibuloy ka talagang malaki. Tama mong hype ka, sa totoo lang. Tuloy natin yung kay David. Kahit saan tumbong ng kalabaw sila magtago, ay susundan sila ng batas, pero hindi sila makapagtatago sa batas. Sa totoong Diyos natin. God bless po sa ating lahat. God bless, David Alvin Mendoza. Kaya nga, napakagandang payo ko eh. Huwag ka nang magdamay. Walang kasalanan ang mga taong naloko mo, ay naloko mo, naniwala sa'yo. Kibuloy. Sapat na. Ha? Sambala lang. Tapos ang problema mo. Total, dami mo naman ah. Namuhay ka na ng bilyonaryo. O, mga night duty dyan. Balita ko nga, pati 11 anyos, natama, tinitiritira mo pa eh. Ha? Sa totoo lang, kulang pa yung buhay mo sa dami ng pinerwisyo mong tao.
Susumbatan mo pa si Bongbong na ikaw ang nagpanalo? Syunga ka pala eh. Ba't di mo na ipanalo si Harry Shoke? Oh. Tsaka si Panelo, oh. Kung talagang magaling yung ano mo? Kulto mo, oh. Talagang mananalo si Bongbong. Tsaka yun nga, yari na karera rin. Oh. Kaso ba? Ginagago mo yung sarili mo eh, di ba? Ha? Si Buloy? Alolalia, shout out. Dapat nang madaliin ang proseso ng kaso dyan kay Ki Buloy at i-extradite na sa FBI. I-extradite sa FBI yan. Pareho na lang sila ni Digonggong. Nang gugulo na lang. Good day, Sir Rox, at sa lahat ng and God bless. Yun nga. Tama na yan kay Buloy. Ano bang kasalanan sa iyan? Yung mga naniwala sa iyo na ikaw ay hulog ng Diyos. Hindi nila alam kung sino ang Diyos. Dami ang pagdudug. Dalawa po ang Diyos. Diyos ng kasamaan at Diyos ng kabutihan. Hindi mo naman piniliwanag. Kala lang. Kasing katangahan na yan. Sinasabi ko na nga. Walang naka-inventong gamot yan. Tanganisim virus na yan. Oo, grabe. At basyadong nakakahawa. Cassandra Daisy ulit. Tumpak ka, Mr. Rox. May mga clues na sinabi sila sa kanyas, Mike Abe, mismo si Ki Buloy. May mga politiko na Panginoon niya. Ginamit lang ang kulto na ito. Tama sila sa kanyas. Front lang si Ki Bulok ng mga Duterte. At dutay pa. Kaya pala kailangan single itong mga nyakis para hindi maisalin sa iba ang tagong yaman ng mga dutay. Kuha mo ah. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Kundi mayaman, Pacquiao, mayaman naman daw siya sa mga babae kaya pinaghahabol. Kaya pinaghahabol, kaya mga menor de edad pinapatos. Parati di makapalag, oh, di ba? Reynaldo Gonzalez ulit oh. So, ganun pala pinayaman ka ni Diyos, ng Diyos akala nila sa iyo. Single ka kaya pinag-aagawan. Kalat ni, baka mayaman sa kabalat, baka mayaman ka, balatuhan mo naman ako ng isa dyan sa mga nakapila. Tomas Benaventura, welcome to the club ha, sabi niya. Siya nga ang magkapatid na tulpo, ang may kapasidad na tumuligsa kay Ki Buloy. Sana all siya. Wawa naman Risa. Oh, yun nga. Ha? Shirley Estera, shout out ha. Sabi niya. Hello po Sir Rox at sa mga ka-warriors. Good day from BC. Yung 2 milyon na patong sa ulo ni Ki Buloy ay yung 2 milyon na demanda kay Hitad during sa Jamaica niya. Grabe. Grabe tong mga gurgur kipay at penta. Mag-accuse sa First Family. Sino ang mga kaka-interest sa ulo ng bulok na kibulok? Si Sara Tambalosos naman, tutok daw sa bayan. Ano daw? Imbis sagutin ang involvement niya kay Kibuloy. Totoo ha? Kalahat ni Baya, shout out. Patakbuhin natin si Kabayo sa Senado. Wala na yung si Kabayo ko, no? Kalahat ni Baya ulit oh. Alanapolis ang galawan dyan. Ganun lang ang palos dyan. Ayos. Ah, di ba? Kalahat ni ulit oh. Hello, Miss Akira Milos. May you have a blessed weekend. Ingat, sabi niya. Tagal si Akira, wala. Ruelio Ayento. Shout out, ah. Good PM. Dugtungan ko lang ang comment ko kay Pastor Ki Buloy. Diyos na ang kumilos.
para mahatag ang kanyang panluloko sa mga tao. Totoo. Diyos na talaga. Bukong-buko eh. Kalati baya ulit ito. Good afternoon, Karoke. Bombachuin mo na, Karoke. Modesto Sausa, welcome to the club, ha? Remember, Guyana tragedy. Sana history will not repeat itself. Baka kasi mangyari din sa Colton ni Kibuloy. Yun nga ang iniisip din ni Arlene Stone at yun din ang iniisip ko. Kaya ikaw, Kibuloy, may maawa ka kung talagang ikaw eh sinasabi mo sa Diyos, maawa ka. Kayo na mga nakakano rito, tignan nyo pagmumukha niyan. Naku, Diyos ko. David Allen Mendoza ulit. Kapag sumunod pa po ang mga miyembro ni Kibuloy, ay talagang mga tabogo na ang mga yan. Totoo. Hello, Miss Aruba. Regards, sabi ni Kalatni. Shout out, 3JC Hope, Jane L. Wala yata ang comment si Jane L. Rogelio Ayento ulit. Ano man ang gawin dito sa mundo, mabuti man o masama, iahayag sa takdang panahon at ito na yon nangyari kay Kibuloy. Lalo na ginamit niya ang pangalan ng Diyos sa panloloko. Totoo. Ang dami. Rogelio Ayento ulit. Ang Diyos na tunay ang naghayag kay Kibuloy na mga ginawa niya. Kalapastanganan sa pangalan ng Diyos. Totoo. Rogelio Ayento ito. Sa Bible, sa huling mga araw, maraming lalabas na mga bulaang pastor at ito na yon. At maraming maluloko. Yun. Kalat ni ulit Appointed son, iba ka paring Apollo. Ika'y walang katulad. Mabuhay ka. Patay tayo. Ano mabuhay? Malapit na mamatay. Rogelio Ayento ulit ito. Dahil sabi ng Bible, ang nakatakda sa pagkabihag ay mabibihag. Sa masama, kasama pa. Rogelio ulit. Good PM. Ginawa ng Diyos ang lake of fire para sa taong Swail. Nagbababasa rin ng Biblia yata ito. Rogelio Ayento ulit. At ang langit para sa gumagawa ng kalooban ng Diyos. Oo. Ito ang sikibulog na to. Meron daw siyang mansyon. Baka akala mo langit yun, impyerno pa rin yung napupuntahan mo, bugok. Rogelio Ayento, good PM, kung ang tangang, good PM, sabi niya, kung ang tagas sunod ni Kibuloy mananatili sa kanyang kahit pa sa revelasyon na ito, wala na tayong magagawa. Totoo yan, Rogelio. Talagang sira na ulo nila. Hi, May Villapando, welcome to the club. Kitigong nyo lahat ng kayamanan ni Kibulok. Di malayo, ba? Hindi na ano ko eh. Hindi na nasa isip ko eh. Ay, May Villapando ulit. Nauto siya, nidigong nyo. Ah, di ba? Dalawa lang ang pagpipilian niya eh. Makisama ka sa akin o lumayas ka. Ha? Tignan mo yung nangyari sa Kapa. Di ba? Andan, ni-raid pa. Oh. Jeng, Gipa, shout out. Prayer rally. Magkano kaya isa? Yun nga, kayo. Babayaran kayo ng 500, pupunta kayo dyan. Kawawa kayo, madadami kayo, magulian. Sabi na nga, baka sana hindi. No? Pero marami na ako napanood ng ito, mga boss. Eh. Yung mga hindi na yung bibigay si Mayor. Wala rin eh. Hindi ba baba? Baba rin eh. Wala yan. Ikaw ang niwala dyan. Oo. Ewan ko lang dito sa Dabaw, ha. Kung talagang ipaglalaban ng mga taga-Dabaw,
Itong magkapatid, magkumpare na to, ha. Hindi natin alam, ha. Pero alam ng military kung paano gagawin dyan. Namin ganyan. Ay, hindi naman ako niniwalang baliw yung mga tao na yan para iharang yung katawan nila. Di ba? Ang tao, pag nakarinig ng putok yan, talagang kakalat yan, eh. Oo, kakalat yan. Jessica Estillo, welcome to the club. Sabi niya, eh kung appointed son pala siya at may-ari ng universe, bakit di ipamudmud ang mga sa mga miyembro niya yan para guminhawa ang buhay nila at hindi yung hirap na hirap silang mamalimos? Yun nga yun, Jessica. Kaya nga, bugok lang na iniwala dito, eh. Regina, shout out, ah. Tama, apo. Lagi po akong nanonood. Tama, apo. Lagi po akong nanonood sa inyo from Saudi Arabia. Salamat po. Salamat, Regina. Yannick Ordobe, shout out. Lakas tama ng utak ni Pacquiao. Yan ba ang pastor gagawa ng chismis kay President BBM at sa asawa niya na nag-orgy sex at droga session sa Malacanang, voodoo magic at devil worship tuwing Tuesday and Friday? Wala na talaga, sabi niya. Oo, gago talaga yan, eh. Kaya demonyo yan, eh. Sa akin, sa totoo lang, daming nagago niyan. Joji Serrano, welcome to the club. Gayain mo na lang si Udas, nagbigte, kibulok kagunggung. Yun! O, tama si Joji Serrano. Kanang magdamay pa. Tapos si Udas, dahil sa kasalanang nagawa niya, di nagbigte siya, di tapos na. Ganun lang kasimple. Aki Buloy. Pero mas maganda kung sambala, hindi ka na pagagaso sa lubid. Total, marami ka naman bala, di ba? Marilo Pabian, shout out na ka. Magandang gabi po tayo sa mga ka-warriors. How are you, kids right now? Handa ka bang maghirap? Handa ka na bang maghirap? Kami sanay na eh. Don't worry, tutulungan ka naman mamuhay ng hindi pantaserye. Yung real talk lang, kids. Tuyo, suka at bagoong plus pritong talong at saging na saba. pero alam niyo po tayo, malalim iniisip ko now. Ano po kaya magandang headlines? Pantasya ni fake pastor na wakasan. Ikaw po, tay, ano po suggestion ninyo? Yung trending po, tay, God bless us po, tay, at sa mga kawarion. God bless, Marilu Pabian. Librado Ludovico, shout out, ha. Yung mga yun ang sabi ni Pacquiao kay Baliw. Pero baka nga front lang yan ni Halimaw ng Dabaw. Blessed morning po, Karoke, and to all Corroborators watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ha? Sumagot si Federico Manda ko. Natumbok mo, sabi niya. Di ba nakakapagtaka? Tahimik yung Halimaw. Halimaw daw ng Dabaw. Hindi siya sumasawsaw ngayon sa eksena ni Kibulok. Bakit? Ayun ang tanong. Federico, ha? Pero ito na nga, bukas baka magsasama raw sila na mangunguna sa prayer rally. At balita ay magha-hunger strike pa ang mga miyembro nitong si Kibuloy. Uy, maayos kayo. Dahil mong alam, Kibuloy, lubid lang ang katapat niya, Brad. Jessie Castillo, welcome to the club. Karumal-dumal siya, pero di man lang
napuna ng mga miyembro. Anak ng Diyos, may ari ba yung universe? Pagpapasilimusin. Tapos pagpapalimusin ang mga kawawang miyembro. Ano yun? Totoo, ha? Ruby, shout out, Ruby. Parang kinakalaban ako sa idea habang nakikinig ako. Parang kinakabahan ako sa idea habang nakikinig ako sa vlog mo, sir. Hindi kaya caretaker ng ibang yaman ng Duterte si Pacquiao? Ang sagot ko dyan ay your guess is as good as mine, ha? Divine Wilson, my friend, shout out. Pareho tayo ng hinala, Karoke. Duterte, Bongo, Kibuloy, Bato, iisa lang. At lahat sila power hunger para protektahan mga ninakaw nila sa taong bayan. May kaso nga na land grabbing si Kibuloy sa Davao at nanalo dahil kay Duterte. Walang kibo, so digong. Lahat ng kaso, basta bata ni Duterte, panalo. Ha? Divine Wilson, ano ito? Hindi daw pwede extradite si Kibuloy at kailangan tapusin. Ha? Tapusin kung may kaso dito sa Pinas. Tulad din ng ICC kay Duterte, kaya walang kibo si BBM. Hmm. Ladies Anita, shout out, ha? Good evening po, Sir Roque. Ako maniniwala sa mga sinasabi ni Mike Abe. Sapagkat matagal nga sila ng SMI, maraming alam tungkol kay Kibilok. Sa akin, walang baho na hindi sisingaw. Pakatandaan mo, Kibulok. Totoo yan. Eh na nga, kisingawan na. Pero itong mga bugok na mga asasinado, mabaho-mabaho na, nagtatakip lang ng ilong, mga ungas. O, di ba? Mabaho-mabaho na, nagtatakip lang sila ng ilong. O, di ba? Romeo Mendoza, shout out. Sir, pwede nga na si Kibuloy ay dami ni Diggs. Kaya hindi lahat ng yaman niya ay hindi, kaya lahat ng yaman niya ay hindi kanya. Ang posibilidad dyan. Kasi nga, kay Duterte ang Davao, pupunta ka ron, mandadaya ka sa tao. Pwede ba yon? Hindi naman tanga si Duterte para maniwala sa mga pinagsasabi niyan. Diba? Eh, pero kung mo, maraming naniwalang gunggong, at saka magandang pagtaguan ng kayamanan niyang ano, rehilyon. Tax-free yan eh. Diba? Ladies Anita ulit. Oh. Kung ako sa'yo, Kibulok, huwag mong ilagay sarili mong mga kamay ang batas. Sumunod ka na lang sa rule of law. Hindi ka magtatagumpay. Sundin mo ang pangarap ni Mike Abe hanggat may panahon ka pa. Kung gusto niyang ilagay sa kamay niya yung batas, di sintensya niya yung sarili niya. Di ba, Ladies Anita? Di ba? Kung ayaw sa bala, di sa tali na lang. Federico Mandaklo ito. May punto si Mike Abe. Sa dami ng ari-arian ni Kibuloy na nakapangalan kung kani-kanino, yun yung mga nakapaligid sa kanya na binibigyan siya ng maling payo para nga naman siya makulong at doon na matigo sa kulungan para yung mga ari-arian ay sa kanila na mapupunta para silang mga buitre na nag-aabang na mawala na siya. Diba? Pusa, yung stadium na tinatayo niyan, mas malaki, pinakamalaki yata sa buong mundo. Hindi matapos-tapos. Eh, paano matatapos eh? Nagkabistuhan na sa mga confidential fund. Ladies Anita ulit, talagang kibaliw na nga ito. Malala, totoo. User, shout out, user. Yumama si Kibuloy sa pagbibenta ng baril at yung pinagpapalimusan ng mga tao. Ganun ba yun? Romeo Mendoza ulit. Yes, magdadasal si Pacquiao ng Honorio Espirato para mawala ang mga kaso niya sa US at Philippines. Si Father Canor, mura-mura, ay may bagong homily. Hihilingin niya na ipako na sa cross si PBBM dahil hindi sila pinakikinggan. Wala nang visa ang baston ni Mang Canor at hindi na niya mabubuksan ang
mahiwagang banga ng kayamanan ng PH. Mga nalasing sa kapangyarihan. Totoo yan, Romeo Mendoza. User ulit to. Sakim tong walang awa sa bayan. Sila mismo nagpahirap sa daming inutang trilyon. Saan din nila ang pera ni Duterte at Bongo? Magkasabwat sila ngayon. Sino ang nagbabayad? Taong bayan na pinipilit binabagyan na BBM. Buti nga sa kanila. Buti nga nakapaghulog si BBM ng utang medyo nagbawas. At pray natin na magtagumpay si PBBM dahil siya lang ang tunay na may malasakit sa bayan. Ngayon, ang sa akin puro paninira at gusto pang pabagsakin si PBBM para maiupo si Saramaw. Jaya, wag tayong boboto ng pro-China. No vote. Minsan lang tayo, taong bayan, ang masusunod sa pamigitan ng pagboto. Yung PI, tayo yun. Pero hindi hadlangan ng mga inutil na senador. Ayoko rin yung PI na yan, ha? Walang problema, user. Hindi yung people na yan. Ang problema, korupsyon. Maraming magnanakaw. Ha? Hindi mo ba alam magnanakaw, user? Tagal mo na yata sa politika. User, Skibolo, Duterte, parehong adik, bastos ang bunganga niya. Oh. Ladies Anita ulit, oh. Tawanan na lang natin ang mga bla 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 ni Kibaliw. Ladies Anita ulit. Sir Roque, maraming salamat po sa vlog issue mo po ngayong gabi. Good night po sa inyong mag-asawa po, sa mga anak niyo po, at sa aming mga viewers. Upo, sleep well po. Tayo, stay safe. And God bless po tayong lahat. God bless, Ladies Anita. Ito. Federico Mandak ulit, oh. Ano kaya ibig sabihin ni Kibuloy na sinabi niya na pinayaman daw siya ng Diyos pero hindi naman kanya? Yun niya. Yun ang malaking tanong. Sino ang tunay na may-ari? Mr. Las Cañas, pakisagot nga po. Oh, sinabi na nga ni Las Cañas, eh. Federico, eh. Na yung Kibuloy na yan. Eh, front lang niya yan. Tagabili lang niya yan ng baril. Ha? Pero iba sabi ni Las Cañas, yan daw ang nagsusupply ng baril kay Digong. Hindi niya siguro alam na baka pinabili lang ni Digong sa kanya. Antonio Andrada, shoutout. Si Topacio ang nagpayo kay Abogado. Antonio Andrada ulit, oh. Hindi makakalusot si Kibulok sa rape na kaso kasi minor ang mga nagre-reklamo sa kanya. Oh. Eto. Silva, shout out. Dami lang si Kibuloy. Nagtatago siya kasi may gustong pumatay sa kanya. Lumabas na siya at sabihin niya ang lahat bago man lang siya patayin para malalaman ng mga sambayan ng Pilipino kung sino ang humahawak sa kanya. Tama ka dyan. Makamatay na rin lang, eh, di ba? Parang si Las Cañas at Matabato, di ba? Natakot yun, eh. Sabi nga nila si Matabato, eh. Nakakaamoy sila, napapatayin sila, eh. Ah, di ba? Oh, ganun. Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Naniniwala ako dito sa sinasabi ni Mike Abe kasi nga matagal siya itong kasama. At tungkol nga dito sa mga naipundar ni Kibuloy na mga ari-arian, malamang naipangalan niya ito sa iba't ibang tao. Para nga naman di siya mabuking na ganun siya kayaman. Eh paano nga naman kung ano man ang mangyayari sa kanya? Mapupunta doon sa nagpangalan. O di ba? Baka mapunta sa iba. Ang tansya ko, wala, eh. Tansya ko lang, ha? Ha? Elizabeth Iscari ulit, oh. At nakakatawa talaga ang mga pinagsasabi ni Kibuloy na to. Na siya daw ang pinag-aagawan ng mga babae. At kapag tumanggi daw siya, kakasuhan pa daw siya. At babalikta rin daw siya ng rape daw siya. Wow, ha? Sino ka ba, Kibuloy? Sagad ka ba sa kapugian?
At kamukha mo ba si Elvis Presley? Eh, ang ginagawa mo, daig mo pa ang demonyo sa kahayupan. Pweka, ang sarap mong i-firing squad. Galit si Elizabeth Iscari kay Kibulog. Ha? User, hindi, ha? Hindi kaya totoong kasosyo na yan si Satanas. Yun ang malamang nakasosyo niya, si Taneng. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Ay, shout out! Eman Scalona, anak. Brother Eli Asistio, shout out. Ah. Boyong Kong Balong. Elizabeth Iscari ulit. At tungkol naman niyang, ha? At tungkol naman sa yaman itong Kibuloy na to. Baka nga kay Digong ito, o sosyo sila dito para matakpan, magtakipan sila sa kanya-kanyang nilang mga natagong yaman. Ewan, pero malamang na mga illegal itong ginagawa para makahakot ng makahakot at makapundar ng ganito karaming yaman. Diba, Sir Rox? Kita nyo, sanggang dikit. At ito daw ang spiritual advisor ni Digong. Eh di naman ako nagtataka kasi nga pareho silang may tanggal na tornilyo sa utak. Buwang pareho. Totoo yan, Elizabeth Iscari. Elizabeth Iscari. Dagdag comment ko po dito sa Digong na to. Siguro na sila pa din ang hari dito sa ating bansa dahil nanalo na itong BBM na to kasi no choice ya. Kundi kumampi muna dito sa kampante siya kasi nga naging busy presidente ang anak niya. Pero itong mga nangyayari sa kanila ni Kibuloy, bumaligtad ang lahat. Akala nila hawak nila ang liig nitong BBM na ito. Nakalimutan nila na isang Araneta ang asawa nito at yung nasa gobyerno mga Romualdez ito. Kakatawag sila ang ganda pa ng kanilang ipinagsisigawan. Unit team daw sila ngayon. Ang magandang tawag sa kanila, The Broken Team. Buhay na buhay pa din si Percy Lapid. Totoo yan, ha? Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out, ha? Yeah. Hindi, ano to? Hindi na baling ordinaryong buhay ko kaysa naman ganyan ka nga kayaman kay Kibulok. Tingnan mo naman ang pinasok niyang gulo. Hindi rin siya marunong kasi kung umasta siya ang galing-galing niya pero hindi niya naisip na napapalaot na pala siya sa kung saan-saan na siya napasuot. Totoo yan, Soylo. Polito Robilos, oh, shout out. Ah. Brother Rox, kung may Marcos Sr. yan, kung kay Marcos Sr. yung pag-alipusta ni Duterte at Kibuloy, pati mga Alipores, baka pinahuri na yan kay Fabian Ber. Totoo yan. At kay Abadilla ng Metrocom. Nagtataka lang ako dito kay BBM. Magbibingi-bingihan at sa panlalait na below the belt. Siguro may alas nga ang Duterte kaya tahimik si BBM. Yun nga eh. Edgardo Pangilinan, welcome to the club. Mandurugas, Nabalasubas, Mandarambong, si Kibuloy. Ano to? DM Rodriguez, shout out. Yung pera na kinita ni Duterte, pinatago niya kay Kibuloy para disimilado. May side agreement yan sila ni Digong. Yung sinasabi ko. Jack Rose Carlson, shout out. Naikinig ko na kay Maudig, sabi. Ana Pelgo, shout out. Ah. Yan ang kadalasan nangyayari sa mga taong nasukul. Na kung ano-ano na ang mga pinagsasabi, mailihis lang ang tunay na pangyayari. God, good evening po, Karok, sabi. Ay, mission accomplished po, mga boss. Hanggang bukas po ulit. Ha? Meron po akong magandang vlog bukas. Hintayin nyo, mga friend. Ha? Ay, Mariel. Si Kimulang, nabigat na, dumagdag ka pa.
Magandang gabi po, mga boss. God bless. Ingat. Kapit lang po sa mahal na Panginoong Hesus.